Singapore. Mapupuri din kaya tayo, guys. Bibili din naman ako. Yeah, yeah, yeah. Hi, be! It's your Precious Kadir. Welcome back to my channel. For today's video, be, it's a relaxed day, actually. Medyo mahaba yung tinulog ko. Medyo tinatamad din talaga ako kuminos ngayon. Kasi parang ang ganda ng weather. Sarap, alam mo yun? Parang bad weather siya. So, for today's video, be, nawala talaga si microphone ng camera ko. Minessage ko yung ina-estiyan kong Airbnb kung pwede ko siyang balikan. Pero wala pa ako nakuha reply. Kaya naman, parang malapit lang ako. Punta ako ngayon dito, be, at susubukan ng kanilang McDonald's. Never pa ako nakatry sa McDonald's nila dito. And ako talaga, alam, napansin niyo naman yung sa lahat ng bansa pinupunta ako, mahilig talaga ako mag-McDo. Oo, kasi parang doon ko nakikilala yung bansa din, ganyan. Ano yung flavor ng fast food nila, ganyan. Kundi ano yung services nila, may spa services. Malay nyo, may panotary yung McDonald's nila dito, diba? So, may malapit lang na McDonald's dito. Mayroon akong nakita babaeng kumakain siya ng fries. Tingnan natin. Napansin ko dito, guys, mga tao, inuubo. So, hindi lang ako yung inuubo. Marami kami talaga. Siguro dahil nagbago yung weather nila. Kaya, nadadamay pati kami. Diba yung weather? Pag ikaw nagbago, huwag kang magdamay ng iba. Saka dito yung McDonald's nila. Ayun ata, sa taas ng 7-Eleven. Dati, be, nakikita ko lang sa mga K-drama. Diba yung Korea is very akyat baba, ganyan. Parang, diba? Pag nakikita nyo yung mga eksena naglalakad sila sa labas, parang puro akyat baba. Yung pala, kasi, yung Korea, be, the topography of Korea, may feature na naman tayo dito, is very mabundok. Mabundok talaga sila. So, mahili, paakyat baba talaga sila. Kaya dito sa bansa nila, ang daming tunnel. Isipin nyo na lang, yung kalaban nila, di ba? Gumagawa ng tunnel, doon nagbubutas para pasukin sila dito. Ay, yung tunnel ko hindi na pinapasok. Dito sa area na tabi naman ng Hongdae, sabi lang dulo na kami eh. So, medyo parang residential na tong area, tsaka commercial. Tingnan mo, wala masyadong turista. Ulti lang yung mga turista. Turista dito, kamukha pa nila. Giniagawa mo! Tapos yung mga ganyan, be, na scooter, hindi ko magamit dito kasi kailangan merong lisensya. Ang cute, guys, so meron sila ditong playground. Pero ang naglaro ngayon, aso. Sa bagay, sa panahon ngayon, ang nakasakay na rin sa stroller, aso. Bakit? Baby naman sila. Baby naman sila. Feeling ko, nasa loob ng mall na to yung McDonald's. So, tara, pasok tayo. Wow, parang sa kanilang mall. Guys, puro kainan to, guys. So, sarap po. Oh my God. Ang bango. My God, nakakagutom. Usual na presyo ng mga pagkain dito is 10,000. 10,000 won, be. Oo. Dito kasi, be, sa Korea, sabi ng mga kasama ko, ha, dito sa may bandang Hongdae kasi talaga, yung mga mura na ma-estay yan. Tapos, ang dami pong pagpipilian. Although, meron din pala, depende, ha, meron din mura sa Itaewon, ganyan. Yung iba, as a group, sa Myeongdong sila nag-i-stay, yung mga Pilipino na kilala ko. Siguro, ano nila to, Trinoma nila to, or Greenbelt. Parang ganun yung ambience, eh. Pero ang ganda, guys. So, asa na ang McDo? Okay. Ibabase lang natin sa picture, be, dito sa phone. Nasa taas yung McDo. So, akit tayo. Fairness, ang ganda pala sa area na to. Ang ganda dito kasi, alam mo yun, convenient pag mayroong mga ganitong mall na malapit sa area mo, tapos malapit lang sa public transport.
Ayun na, nakita ko na yung McDo. Wow. Oh, diba? Ang ganda ng mga bulaklak nila, guys. McDonald's. Push. So, order na tayo ngayon, beh. Pero ba English to language? English. Start order. Eat in. Maklunch nila, guys. Ayun yung naman ang menu nila. Puro burger. Puro burger lang talaga. Burger meals. Burger meals din. Happy snacks. Puro burger lang, guys. Ayan. Meron silang Shanghai Shawarma. Ala, sarap pa. Sa desserts, anong meron sila? Beverages. Sa desserts, puro ice cream. Happy meals. Okay, sige. Sa happy snacks. Ay, hindi. Asan ba yun? Sa sides? Sige, gusto ko na itong Shanghai. Taray. Add to order. Tsaka ng Kajun beef wrap. Ay, sarap naman. Siguro okay na yan. Sa burger nila. Masyado malaki. Snacks na. Sides. Dagdagan natin ng fries. Yung maliit lang. Add to order. Libre kaya ketchup dito? Ito, try natin tong ano nila. Mozzarella stick. Ayun na guys, ang total. Table service. Pick up and enter the code. 28. Hard payment. Oh my God, at eto na ba yung aking in-order? At ang nakakaloka dyan, nag-headset pa ako, pero wala palang audio. So eto guys, voice over tayo for today's video. Actually, wala namang special dito sa kanilang fries. Nag-expect ako na parang Japan, kasi sa Japan diba, parang ang sarap-sarap nung French fries nila. Diba parang normal lang yung lasa. Walang special sa mantika, walang special sa patatas. Regular lang talaga siya. Parang ikaw at saka yung kalandian mo, walang special. Huwag ka na mag-assume, be. Regular lang yan, be. Oo. Magkakatikiman lang, pero walang special. Itigil nyo na yan. At dahil dyan, mag-move on naman tayo sa kanilang mga pambara. Ito ang kanilang Kajun or Kajun Beef Snack Wrap. Abe, medyo maganda yung pangalan niya pakinggan, pero beef siya na merong sauce ng Kajun at ni wrap. Ganun lang yon. Huwag ang feeling special. Ito yung gusto ko sa pagkain nito, be. May protection yung beef. So, babaluti mo siya ng wrap o anong pita or ano man tawag sa tinapay na yan. Oo, syempre kailangan mabalance out kasi sobrang flavorful. Kasi sobrang flavor. Kaya ko to sabihin. Kasi sobrang flavorful nung beef tapos nung Cajun sauce. And alam niya naman yung Cajun or Cajun sauce na yan. Very Korean talaga yan. Pag kinausap mo yun, sasagutin ka niyan, anong asayo, araso. Tapos basta ba isagot mo na lang, saranghe, kamsamnida, ganyan. Ay, taparapapa, kamsamnida. Ang sarap. Yung tipong bawat kagat mo, papapa, ang sarap. Isa pa, hanggang sa magagulat ka dahil, ubos na. Oh, ang late-late pa naman neto, be. Sabi ko nung nakita ko, ay, very Korean size nga. Siyempre, kailangan tingnan muna natin kung anong laman nito, di ba? Kailangan i-reveal natin at i-rate natin ang laman niya ay, ayan, Shanghai Chicken Snack. At ayan, i-reveal na natin ang laman niya. Charan, meron siyang chicken, bacon, at onting gulay. Siyempre, kailangan merong onting gulay, be. And ang bongga dito, be, dahil manipis lang yung kanyang wrap. Sa unang kagat, ay, chicken agad. Hindi yung unang kagat, tinapay lahat. Huwag tayo magpapanggap na
masarap yung ganon, tinapay lahat. Alam natin, may gusto natin yung makapal yung gitna ng wrap, ng pagkain, ng burger, yung ganon. Huwag kayong masyadong panggap dyan, no, na alam natin. Gusto natin yung masasatisfied agad tayo dahil malasa, masarap, at meaty. Oo, puno-puno ng protein dahil ito ay chest ng chicken. Isip mo, be, pagkain to, ano ba? Oh, sabay-sabay tayo makikagat at sana hindi kayo nagugutom tulad ko habang nag-voiceover at tatakam ako sa pinanonood ko. In fairness, masarap naman to, be. Parang ikaw, yung mukhang hindi masarap sa unang tingin, pero pag natikman, binabalikan. Gusto mo yon? Oo, gusto niya yon, kaya nga binabalik-balikan eh. Kasi masarap. Feeling ko ikaw na talaga ito eh, yung hindi ganun kamahal, pero masarap. At take note, binabalik-balikan. Oh, huwag kang mag-alala. Sa sobrang sarap nito, be, uubusin ko talaga ito. Siyempre, pag ito nagtitravel ako, be, may pagkaisa't kalahating patay gutom talaga ako. So, hindi lang isa yung order ko. Kaya naman, mag-move on na tayo sa panibagong order ko. Ito, be, special to dahil wala talaga to sa atin. Actually, wala naman lahat sa atin. Pero ito, be, nakita ko dito. So, parang sabi ko, ay, special to. Very Korean din talaga. Mozzarella sticks. I remember so many. Next, pagpatuloy natin yung pagkain. Sabi ko, ang sarap, guys. Kasi, cheese. Keso, guys. Wala tayong ganito sa atin. Diba? Walang ganito yung McDonald's sa atin. Kaya naman tuwan-tuwa ako na nakita niya ba yung ngiti sa mukha ko? Diba? Wala. Pero enjoy talaga ako dito kainin. Kasi ang sarap, guys. And I love it when it's cheesy. Tapos steak. Ay, nako. Ito na lang yung mga... Anyway, mabibitin ka kasi napaka-unti lang. Pero it's sulit. Sarap. Kung gusto mo, umorder ka lang ng marami. Oo. Lalo na kung may pagkaisa't kalahating patay gutom ka rin naman sa pagkain. Alam ko marami tayong ganyan. Nagpupunta tayo sa ibang lugar. Hindi para talaga mag-sightseeing. Kundi para kumain. Tapos magagal tayo sa sarila, kasi tumataba tayo, tayo rin naman ang problema, kain tayo ng kain. At syempre, hindi pwedeng matapos itong video to na hindi ko tinitikman itong pampapalpitate sa akin. Oo, ang ating latte with ice cream kineme root. O, diba? Dati sa Pilipinas, ginagawa ko lang nito, bibila ko ng kapis, talagyan ko lang ng sundae, order lang din ako para magkaroon ng ito. Pero sila, guys, they made it easy. Ano na, Philippines, bilis-bilis. Kilos-kilos. Pero parang feeling ko meron atag gayto, no, yung vanilla latte or vanilla. Depende sa McDonald's kung ice, kung meron silang McCafe. Pero parang feeling ko meron na rin. Comment down below kung meron na rin ganito sa Pilipinas, ha? At syempre, tingin mo ba masasatisfied na ako sa kinain ko? Hindi pa. Tingin mo? Mabubusog na ako doon? Eh, hindi pa, guys. Meron pa akong in-extra na order. Oh, gusto kasi nung something talaga na mabubusog ako. Plus, alam mo naman, babe, ay nag-travel ako, puro lakaran talaga. Mega lakad. Kaya naman nagugutom ako at napapagod ako, guys. So, order pa ako ng mas malaking burger, McBurger. Oo, nalimutan ko na anong pangalan nito. Pero, tingnan mo, guys, yung bun niya, bongga, tinalo kami, may hiwa, sana all. And tingnan mo naman yung ano niya, yung palaman niya, yung chicken niya. Grabe, the chicken is giving chicken. Ang laki talaga, be. Ito talaga yung sabi ko, oh my God, masasatisfied talaga ako ito sobra. And of course, why? Kasi guys, malaki. Pag malaki, satisfied ka talaga. Kaya sasabi ko sa inyo, guys, size matters. Lalo na sa burger. The bigger, the better. Gusto mo syempre yung malaki, yung aabot sa chan mo. Kasi pag maliit, guys, di ba parang, ay, hanggang bagang ko lang ata to. Or parang feeling ko hanggang lalamunan ko lang ito. Esophagus. Pero tara, umabot esophagus. Sana. Pero hindi. Masarap talaga itong chicken na to. Kidding aside. Kasi ako talaga is batang manok. I love chicken. Parang bukas makalawa, pakiramdam ko, tutubuan na ako ng pakpak at lilipad na ako. Or feeling ko nung past life ko, dati talaga akong manok na panabong. Kaya talaga medyo palaban ako. Kaya tsaka mahilig din ako sa kapwa ko. Manok. Ooh. Tsaka ayun. Mahilig ako umupo sa itlog. Ay, char. Charot. Hi guys, it's me, Precious Candid. Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon, be, sa DDP or sa my Dongdaemun Plaza. Dito, be, sa Seoul. Oh my God, dali. Tawagin na. Lakad na muna tayo. Mayroon ako mag-check sa inyo. Or habang nag...
habang nag-chichika, habang naglalakad chichika na tayo, ganyan. Etong Dong Demon Plaza, be, is isa sa pinaka-unique na architecture, be, sa buong mundo. And just so amazing, nung napadaan ako nakaraan sa tour namin, nakita ko siya, sinave ko agad sa cellphone ko yung location. Tapos, na-realize ko na napakasikat pala na itong building na to dahil sa kanyang unique na architecture. Kumbaga, ito be is made up of aluminum panels. Ito yung pinakamalaking building with this kind of aluminum panels sa buong mundo. And ang nakakaloka pa, nakikita niyo yung wall niya, yung panel niya. It's never the same be. According sa Google ito be, sabi yo, ito yung world largest three-dimensional atypical building. The exterior, yung labas niya, is made up of 45,133 aluminum panels of varying designs. And not a single one of these panels is the same. Totoo ba? Yung mga pareho lang, yung mga walang laman. Kasi pa, eto. Ano bang size ng pang panel natin? Per piece or isang malaki? Hindi ko alam guys kung totoo talagang it's never the same, ha? Tsaka wala akong time para hanapin lahat yan. Oo, at wala na akong time para bilangin yan, bobo ko sa mat. Pero just to marvel on the beautiful architecture of this building. Be, kasi mahilig talaga ako sa architecture. Kung hindi ako naging vlogger, baka naging misis ako ng architect chart. So nananaw agad tayo dyan ng architect chart. Bigyan nyo nga ng magandang design yung buhay ko, char. So ito yung kanilang art hall. Kung gusto nyo magkape, pwede na magkape sa loob. Tapos ako actually meron nakita sa ibabo na parang mga damo-damuhan. So hindi ko alam kung sa taas is pwede tambayan. Pero try natin silipin, no? Kape Fesonia. Pero hindi ako magkape guys, ha. May daan na kaya dito. Nakita nyo naman guys, may cafe. Tapos ito yung aking gustong makape rin. It's just so amazing being. Welcome to Seoul. This is the other side of Seoul na alam ko, ha. Siyempre, ang image sa akin ng Seoul is yung Gyokbong, basta yung palace. Ayun yung image sa akin ng Seoul. So, itong other side niya na parang mga sobrang futuristic business area. Parang wow. Well, anyway, ang Korea naman ba is one of the leading markets in the world. Hindi pala yung king market, be. Para ka namang mama ko, be. Ito naman. Magsabi market, hindi lahat puro palengke. Tagtitindi ng isda. Sige na. Love you. Wow, be. Dito na ako, be, sa Uwido Hanggang Park. Hanggang Park. Dito kasi, be, yung G at K parang... Hindi ko alam, i-correct nyo ako sa mga mahilig dyan sa Hangul. Pero yung pagkakaintindi ko, ha, yung G at K nila is minsan nagkakapalit. Titignan ko na ito sa mapa, tapos ngayon nandito na. Titignan ko sa mapa talaga, kasi sabi ko, sa ba magandang, place para magmuni-muni sa gilid ng Han River. So, isa ito sa spot. So, ito sa may Banpo River. Basta, nakalimutan ko yung iba pa. Kasi nag-research ako ng very light. And ito yung magandang spot. Ayun, may mga nagbabike dito. Wow, I love it. Mag-jawang area na nandiyan. Ayan be, on this area be, pwede dito mag-picnic. Mas kahit ka be, pwede dito mag-picnic. Marami dito mag-picnic. Pwede rin itong mag-river cruise. Pero hindi ako mag-river cruise mamaya kasi gusto makipag-bonding dun sa mga tao sa hostel. Kasi mamaya merong karaoke night sila. So makikikanta ako. Siyempre, lalaban ng rest backer ng QC. Lights out on your favor. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up the signs, it was on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bitch. Parang karamihan sa mga tumatambay dito, parang magjojowa. Wala ba tayo nitong mabibing with din na mag-isa? Hashtag soul searching. Hindi. Sabi ko guys, hindi ako marupok. Dahil ang hashtag ko dito is, you can't break my soul. Oo, hindi ko ipapasa, basta ipapamigay lang yung aking soul eh. So you can't break my soul. So guys, until naman tayo para sa panibagong adventure. Hi, it's me, it's Francis Kenny, and welcome back to my channel. And for today's
video naman, be. For tonight's video naman, pupunta tayo ngayon uli sa Myeongdong para ipagpatuloy yung ating street food hunting. Siyempre, may kakainan naman tayo ng masasarap na street food dito be sa Seoul. Oh my God. Siyempre, pagdating ng alas 5, dyan na nagsisimula be yung buhay ng nightlife, ng night market. Puro night din ah. And so we're back here be sa Myeongdong para sa another part ng ating food vlog. So eto na naman tayo guys. At natatakam na ako, kakarating ko lang guys. Eh grabe naman talaga. Ito ah, sa mga nakapunta na dyan, mapapatotohanan ninyo na mabango talaga yung amoy pagkain. Honestly guys, hindi ko pa alam ano yung titikman ko ngayon. Siguro let's just play it according sa kung anong makita natin ta. Pwede natin tikman. Siguro ang gagawin natin for tonight be, mag-ikot tayo ngayon. Tapos ano yung makita natin na pinipilahan ng maraming tao. Sige, makitikim tayo, baka sabihin masarap doon. Ito guys, hindi ito pinipilahan pero dahil alam kong masarap to. Sige, bibili ako na ito. Thank you. Thank you. Thank you. So, ayan guys, bumili na ako dito agad nung kanilang barbecue chicken with gulay. Tingnan natin to. Like ko ito nakikita eh, and natatakap talaga ako tuwing nakikita ko to. So, simulan na natin yung ating pagkain ngayong gabi. Medyo matamis siya na mayroong spike ng anghang. So, nag-aalaga ito binang 4,000 won. Ayan siya. Sulit ba para sa inyo? Tingin nyo. Para sa akin, for the experience, okay naman siya. For the wala siyang unique na quality eh. Ewan ko. Hindi ko lang alam ah kung dahil sa sauce ba to or what. Medyo malansa siya. Sineserve din nila to sometimes with cheese kanya. Pero ito mga level 2, level 1 walang sauce, level 2 may sauce, level 3 with cheese. Thank you. Thank you. Para sa kanya ating pagkain be, okay naman, it's a great start. Tara, let's go. Meron ako ito nakita ba sa internet na isa rin sa mga sigat dito yung parang version nila ng corn dog. Parang medyo mabigat agad sa chan, no? Pero corn dog be, yung tinapay na merong ano. Oo. Pero maraming cheese sa kanila dito. Pero pag ito naamoy na mabango kagabi. Kaso ayoko pang kainin. Ewan ko lang kung makikita ko yun ngayon dito. Para siyang hipon na basta amoy butter na masarap na. Sobrang nakakatakam. Ito yung part na hindi ko nadaanan last time. So ngayon, dadaanan at sa oh my God. Oh my God. Feeling ko mapapadessert ako this time. Oh my God. Kasi hindi ako nagdessert last time. Pero ngayon magdedessert talaga ako. Feeling ko sakto yung gitong oras. Na hindi masyadong maraming tao. No? Kasi pag sobrang maraming tao, ang hirap kumilos be. And syempre be, maliban sa mga pagkain, no? Ang dami nyo pwede makita dito talaga. Gusto nyo ng mga souvenir, pwede na rin kayo dito bumili. Ah,
Ito guys, pinipilahan siya dito guys, ang daming tao oh. Ito yung kanilang Myeongdong burning beef steak. Sabi pa pio, if the steak is not good, I won't take any money. So ang tanong, magkano kaya ito guys no? Kasi parang sikat ito ata, meron ko picture pa. Diba, ang sarap talaga guys. Sinasabi ko sa inyo, masarap talaga. Ay, ito pala yung pagkain, sorry na guys. Oh my god, grabe yung wire. Grabe, damag-damag yung init. Let's call the firefighters. Grabe, parang kailangan tumawag na bombero dito, be. So ayun guys, magpre-prepare na sila ng lulutuin na para sa ating order. Kung dilinis muna nila yung kanilang lutuan. Chinese? Singapore. Korea. Ako kaya guys, mapupuri din. Mapupuri din kaya tayo guys. Bibili din naman ako. Yeah, man. Hello. What? Para ang lapit sa akin ng pagkakataon. Pagkain na pala guys. Grabe guys, naamoy dito guys yung amoy ng butter. Wow. Tumulat na. Okay, butter pala. Yung akala ko itlog. Butter pala yun guys, akala ko itlog, oh my god, sorry, apoy, oh my god. Grabe be, sobrang lakas ng apoy. Feeling ko bawal dito yung mga balbon, kasi pag balbon kayo dito, naku, sunog talaga balahibo nyo. Kaya tinan mo si kuya, hindi lang kamay naka-gloves, pati braso, balot be. Raining. Thank you so much. Thank you. I only got one with you because I think there is rain. Oh, okay. Nice. So big, so delicious. Yep. A lot of sauce. Together, make it. Oh, big sauce, so good. Very, very delicious. Last sauce. Thank you. Enjoy your trip. Can we sauce? No sauce? No sauce. So guys, after lang nito, kakain na tayo ng puro dessert. Dahil gusto ko ng dessert ngayon, kahit makatilalamunan ko, kahit inuubo ako, magpapasaway ako guys. So kainin natin ito kanilang steak. Dahil pag hindi raw ito masarap, babalik nila yung bayad natin. Yes. Hello. So, let's try. Try ko nilang beef. Oh my god. Ang sarap. Malambot talaga siya guys. Although hindi siya kaka-level ng Japan no, pero malambot siya at masarap talaga. Ang sarap talaga niya babe. Eh, ang sarap pala nito. Tell me hindi kayo nasasarapan. Tell me. So nabutan na tayo ngayon binang ulan, pero ubusin natin to, kakainin natin to. At in fairness talaga ba, totoo sa kanila yung kanilang weather forecast. Uulan ng alas 7, 6 pa lang muulan na. Kakahalaga to ng 15,000, so para nakumoda ng sanggipsal na ito. I can say sulit naman dahil masarap. Actually, yung ganito mga pagkain, maganda to for sharing. Kung meron kayong mga kaibigan, gawin nyo to. Pero ako dahil mag-isa lang ako, panindigan ko ito at puubusin ko ito. Mabigit siya sa singura, be. In fairness. Oh, thank you so much. Thank you. Enjoy your trip. Thank you. 1, 2, 3. Thank you. Kamsahamnida. Yung iba kumain, umuwi na. Ako andito pa din.
yogi po. Patunay guys, naubos po. Sarap. Okay na? Hindiwala na kayo? Be, tunay ang chismis. Masyado mabigat sa sikmura yung kinain ko. Ay, kaya siguro, kailangan ko na mag-move on talaga. Diretso eh. Umayon sa plano ko. Sabi ko, after lang neto talaga, sweets na. Magiging sweets talaga dahil mabigat sa tiyan yung beef. So, eto may payo na ako guys. Yung payo nagkakalaga ng 3,000 won. Siyempre, puso ang sakit. So, huwag tayo makiuso. May uso lang tayo sa kapusugan. So, kain na tayo. Maghihap tayo ng mga dessert. Let's go. Let's go. Hi, can I have this one? What? Aha. Uh-huh. What? Sorry? 8,000. Okay, okay. Bakit pakiramdam ko guys, madalas feeling nila tatakbuhan ko sila. Hindi naman ako runner, ang bigat-bigat ko guys. Ang bagal ko pag tumakbo ako. Okay, okay, recording. Wow. Fairness sa apoy oh. Eh, mahilig sila dito guys talaga maglaro ng apoy. Wow. Grabe, nakita nyo yun? Wow, sunog agad. Grabe. Wow. Wow. Ito na guys, grabe. Nakita nyo diba paano nila sinunog, diba? Picture ako muna sa grid. Para meron man ako remembrance. So, ito na guys yung ating frozen s'mores. Ano ba to? S'mores to, diba? Ooh. Frozen nga siya. S'mores nga. Ooh. Lasang-lasang marshmallow siya. Sunog yung labas niya, pero ang lamig ng loob. Nakakangilo. Ouch. Fairness ah. I love it. Medyo mahal nga lang kasi 8,000 to pero for the experience. Itong lugar dito be dahil puntahan ng mga turista, mahal daw talaga. Pero it's okay. Oh. So yung ice cream, binaluto siya ng marshmallow. So marshmallow sinunog. Gets. Ganun siya be. Marshmallow lang yung labas. Love ice cream. Para sa ganun, masyado siyang mahal. Medyo nakakangilo. Pero ang sarap nung sa texture lang nung... Mahilig siya sa s'mores. Yung s'mores yung sinunog na marshmallow. So, dagdag ko pa yung snow. Nako, perfect. Ay, snow. Dagdag ko yung ice cream. Ang sarap. Saka hindi siya mabigit sa tiyan. Parang super light lang talaga siya. Still raining. Wala nang ulan, be. Bumili pa ako ng payong. Wala nang ulan. So ngayon, be. Tara, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa lugar nila. Tignan natin ano yung mga interesting tikman or subukan. Or baka may mabili rin tayo pa sa lubong samwing. Samwing? Somewhere or something. Pinagsama ko na samwing. Ito rin ba? For me, okay din siya for sharing. Pang magjowa. Oh guys, POB, naglalakad ka kasama kita dito sa Myeongdong. Actually, naghahanap ako guys ng pwede pang kainin. Siguro kaya ko pa isa. Kasi medyo busog na ako eh. Ayoko ma-overfed kasi it's bad for your health, di ba? So, okay lang yan. Nagpo-food content tayo pero wag dapat sumasobra. Kasi at the end of the day, inaalagaan natin ating sarili. Itong ginagawa nga natin is love yourself, di ba? Nag-travel tayo to love yourself tapos mag-ipon ka na din pala ng sakit. Huwag ganun. Tama, dapat medyo healthy. Alam mo yung sobrang balance ka eh. Nag-intake ako ng calories pero na-burn ko rin kakalakad ko dito. Parang gusto ko rin ibenta yung payong ko. Wala na yung ulan. Dahil nandito na tayo sa pharmacy, bibili muna ako ng gamot. Nakakaloka. Hello, annyeong. Do you have this one? Okay, okay. Cup
Ah, yes, yes. Thank you. One time, one pack. Okay, okay. Three times. Okay. Ito, so, three times a day doon natin ito inumin. Dahil inuubo ako, guys. Kung alam nyo na, para akong mamatay pag umuubo ako. Pero, mas light yung ubo ko dito kumpara sa ibang bansa. Ang hirap may mag-travel visa. Natutuyuan na ka ng pawis, ganyan. Diba, sobrang gutom ko pati selta ako, kinakain ko na. Actually, guys, masaya talaga dito, guys, sa Myeongdong, dito sa Korea. Nag-enjoy talaga ako dito. Nag-e-enjoy talaga ako dito sa Korea. Yung parang, kung pwede lang, huwag muna akong umalis. Kasi parang, ang saya-saya. Tapos, itong area na to, guys. Siguro, kung may kukumpara ko siya, meron siya pagka-vibes ni Osaka. Kasi, ang daming pagkain, no? Oo, ganun. Tapos, ang saya lang. Ang daming pagkain. Feeling ko, sa Pilipinas, wala tayong ganitong vibe, eh. Kung ganito kalaki mismo, ha? Divisoria. Kaya po, maliit lang yung makainan dun, eh. Cubao. Marikina. Ewan ko. Comment down below kung meron kayong alam sa Pilipinas na ganito. Kadalasan mong ganito natin, ano lang eh, during Christmas eh. Pero ito kasi all year round. So, I think, yan na muna yung ating pagkain today kasi ayokong ma-overfed talaga. Although gusto kong bumili ng chicken eh, para diretso take out ko na siya. Pag nakita ko ng chicken, ayan, pag wala, wala. Pag meron, bibili ako ng chicken. Ayun na yung take-out ko. Pero hindi ko alam kung makakain ko din naman siya. Huwag na lang. Muli guys, ayan. POV, naglalakad tayo uli. Dito sa Myeongdong pa din. Samahan nyo lang ako. Ito naman, wala na ako kasama. Kayo na lang eh. Huwag nyo na muna ako iwan. Wala akong mahanap guys na ano. Gusto ko something sweet para pwede akong kainin mamaya. Ganyan. Yung parang light lang. Light. Maniwala naman tayong light. Para ang light lang talaga sa akin isang ilaw. Hindi naman light yung mga kinakain ko. Ang bibigat guys. I think guys, ito na lang bibili natin. Siso, at sarap. Hi, can I have buy one? So titikman ko lang to guys, mamaya ako nakakainin. Sikat kasi to guys, dito talaga. Maski sa Japan, nung nandun ako, may mga Korean doon na bumibili din ng ganito. So, para kasi siyang pera, naka-coin design siya. Wow! Dahil dyan kaya siya sikat. Sobrang init guys, actually. Hindi na ako ubus daw guys. Wow. At dyan na nga, binagtatapos ang ating video ngayong gabi. Kung nag-enjoy ka ba, please like, share at mag-subscribe ka muna sa aking channel. At huwag mo kalimutang i-follow ako sa aking social media accounts at Francis Candeye. At syempre bago mataas ang ating video, may isang pang malakasang shoutout muna sa ating mga channel members. Kay Tita Gai, kay Cecil Garcia, kay Mark Angelo Molina, Jerry Rose, George Enseni, Carmelita Floren, Serenity Yo, Angeli, Mariluz Abiton, Ivy Jovelar, M. Oliveros, Joy Novello, Ronaldine Quijana, Sandy, and Joanne Castro. Thank you so much sa ating mga channel members at be, ikaw pwede ka rin tumulong at sumali sa aking channel. Just click the join button.